So paano mag cleaning ng injector? Ang injector nating cleaningan ngayon ay D4CB injector. So ito yung mga injector ng Grand Starex o di kaya ay Bungo 3 or sa Kia Sorento. So magkaparehas lang ito. So ang problema sa ating tatrabahuin ngayon ay ayaw mag start yung makina. So hindi siya umaandar. So nakita natin yung isang nozzle tip ay sira na ito. Kita natin yung nozzle tip niya ay parang lumaki siya dito. Parang naging buntis. So papalitan natin itong nozzle tip. So paano ba mag-cleaning ng ganitong injector nang hindi dinadala doon sa kalibrasyon? So pakita natin sa inyo kung paano mag-cleaning. So ito lang ang gagawin, tanggalin nyo lang itong cap na ito, yung sa nozzle tip. So ang makikita ninyo ay ito na. So ayan, so yung liningan natin. So ito, tanggalin niya lang to. Ito, saka itong nasa ilalim. Wala dyan, kanin dyan. Ganyan lang kasi nag-stack up. Yan, ganito lang gagawin ninyo. So ito yung nagkulay dilaw. Ibig sabihin ito ay pumasok yung apoy dito sa loob. So sunog siya. Kaya ito ay ito yung so, yan, i-test natin. Ayun. Yun, kalas ko dangin. So, ayo. Ah, dapat eh. So, ganito lang mag-test ng nozzle tip kung may bara ba yung mga butas niya. Ayan. Oh. So, okay. Ito isa. Oh, buntang-tang. Pare ni bigay ko pa na. So, ayan. Yung dito sa nozzle tip natin yung kailangan cleaningan yung butas dito saka ito. So sa isang injector ang laman ay itong napakaliit, yung mga dowel nya, spacer, spring at isang ito. So manual cleaning lang ang ginawa natin. Wala tayong pang test dito. Hindi na natin to dinala doon sa calibration. Tested naman itong mga ginawa natin kasi pag may problema yung mga injector natin ay ganito lang yung ginagawa natin. Halos ay kadalasan na ginawa natin ay naging okay naman siya lahat. Yung ginawa lang natin ay yung manual cleaning lang para gumanda yung injector natin. So ito yung sira ang nozzle tip.
yan, sobrang lakas na ng diesel, so hindi na kayo makatitipid dito, sobrang lakas. So try natin tong isa, yung okay pa ang nasultip. Yun. So para malaman ninyo na yung sa ilalim ay hindi nag-stack up, so ayan, katunogin yun, ang damyan. So narinig ninyo, may tunog siya, so hindi siya nag-stack up dito. So ayan. So pag symbol nyo naman, hindi nyo kayo, pag na tapos na yung i-cleaning yung sa loob, so dapat ito ay smooth siya pagpasok. Yan. So pag ganyan na, so okay na yan. So pasok nyo una tong ito, special nya sa loob. Tapos yung spring. Tapos ito. So dapat ito yung nasa ibabaw, sa ilalim tong ito. Yan. Tapos itong napakaliit, lagay nyo dito sa ibabaw. Tapos itong sa gilid ng mga guide niya. Tapos ito, okay na. So ayan. Tapos higpitan niya. Yan, so okay na.